Isang magandang magandang umaga po sa lahat ng tao sa Germany. Umaga po kasi sa kinalalagyan ko ngayon dito. Isang magandang tanghali, isang magandang gabi, isang magandang hapon. Ano man bansa, Lord, salamat sa umagang ito, Lord God, na binigyan mo kami ng buhay. Bago po ang lahat, ako po ay magnilay-nilay ng banal ng salita ng Diyos. Babatiin ko po ang lahat ng tao sa buong mundo. Good morning, good afternoon, good evening. At titigit sa lahat, nawa, nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa. Ligtas sa anumang kapahamakan. And I pray po, Lord, na ang bawat isa ay malakas ang pangangatawan na bago tayo po magsisimula ang ating pong pagnilay-nilayan na salita ng Diyos ngayon sa 1 Thessalonica 5:18 Unang Tesalonica 5:18. Ang sabi doon, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Napakaganda po pakinggan ang salita ng Diyos. Pero bago po natin ito pagnilay-nilayan, mga kapatid ko sa Panginoon at sa lahat ng tao sa buong mundo, tayo po'y manalangin. Manalangin tayo. Hingin natin ang gabayan ng banal na Espiritu. At higit sa lahat, manalangin tayo na ang kanyang banal na salita, ang banal niyang salita ay magbibigay ng wisdom, magbibigay ng knowledge, at bibigay ng understanding sa bawat isa sa atin, lalo higit kung mapanood din yung video kong ito sa lahat ng tao sa buong mundo. Mauunawaan, bibigyan tayo ng malinis na kaisipan at malawak na unawa. Tayo manalangin, mga kapatid ko sa Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kami nagpupuri, kami nagpasalamat, pinaparangalan ka namin. Amang banal, tunay nga, sinabi mo sa iyong mga banal na salita na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya naman po, Ama, sa umagang ito, sa tanghali, o gabi man saan man dako ng buong mundo, Lord, hinihingi namin, Ama, ang kapangyarihan mo. Hinihingi namin, Ama, ang iyong gabay. Hinihingi namin ang iyong pag-ibig na suma sa amin upang maranasan namin ang buhay na masagana, buhay na may kaligtasan, at buhay na mapayapa. Lord, bago kami dadako sa pagnilay-nilay ng banal mong salita, Amang banal, hinihingi ko ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lord, itouch mo po ang mga puso ng bawat isa o ang aking puso. Lord, bigyan mo kami ng pusong marunong umunawa. Bigyan mo kami ng wisdom, bigyan mo kami ng knowledge at understanding, at higit sa lahat, Ama, buksan mo ang matatabang bahagi ng aming puso upang maitatanim namin ang banal mong salita, upang sa ganoon ito'y mabubuhay o mamumunga sa buhay namin, o magtoon ito ng katuparan sa buhay ng bawat isa sa buhay namin. Lord, salamat po sa kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na mabuting mabuti. Ikaw ang Diyos na mahal mo kami. Lord, salamat sa kabutihan mo na walang hanggan, at ang pag-ibig mo na hindi nagbabago noon at magpakailanman. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus na pinadala mo sa mundong ito upang kami iligtas sa anumang aming mga kasalanan. At higit sa lahat, sa pamagitan ng iyong bugtong anak na si Jesus, mararanasan namin ang pag-ibig mo na hindi nagbabago. Salamat po ng maraming marami
ay pray po sa lahat ng tao sa mundo, anumang bansa, anuman itong lipi, anuman itong lahi. Lord, nga po silang tumawag sa iyo at tanggapin ang iyong bugtong anak na si Jesus. At higit sa lahat, magbalik ng pasalamat at papuri sa iyo, Ama. Amang banal, salamat po na marami. Father God, to you alone all the highest praises. To you alone all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, through the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. Salamat po. Salamat ng maraming marami. Ang sabi ko sa kanyang banal na salita nating pagnilay-nilayan sa 1 Thessalonica o unang Thessalonica, 1 Thessalonians 5:18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Unahin natin itong pasalamat. Inikayat ko, inikayat po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Ang bawat isa, anumang kalagayan mo na mapagkakataon, inihikayat ko ang bawat isa. Sa pamagitan ng banal na salita, sinasabihan ko tayo na tayo'y magpapasalamat sa lahat ng pagkakataon sa Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, kung tayo hindi natin nagiging ugali ang magpapasalamat sa umagang ito, kung mapapanood niyo ang video ko, ito, na may magpapaalaala ito sa bawat isa na matuto tayo magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kapagtaon. Sabi sa sunod, at magpasalamat guys sa Diyos sa lahat ng pagkataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakipag-isa kay Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po, kung tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin, kung kinikilala natin siyang tanging daan, tanging katuweran at ang tanging buhay, Jesus is the way, the truth, and the life. Kung inakap ang buhay natin ito, kinikilala natin siyang ating Panginoon at tanging tagapagligtas, inihikayat po tayo sa pamamagitan ng banal na salita na palagi po tayo magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi man natin ugali, kung hindi man natin nagiging ugali o magpapasalamat, mga kapatid ko sa Panginoon, sabi na kanyang banal na salita, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa ating pakipag-isa kay Kristo Jesus o sa ating pagtanggap sa Panginoong Jesus sa buhay na ating tagapagligtas o ang nagligtas sa buhay natin sa pamagitan niya, sa pagpapako niya sa krus, niligtas ang ating mga kasalanan, iniikayat po ang bawat isa sa atin na every time, anumang pagkakataon, anumang kalagayan mo sa buhay, anumang sitwasyon mo sa buhay, matuto po tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. At higit sa lahat, bago tayo magpapasalamat, kailangan po natin talagang magkaroon ng prayer. Pray po tayo palagi. Hindi lang pasalamat. Ang papasalamat po ay napakaganda. Kahit sino ang tao, pwede mong pasalamatan sa mga bagay-bagay. Kahit kalikliit ang bagay na mayroon kang natanggap o kahit isang halimbawa, tinulungan ka, halimbawa, nagbibigay ng pabor sa iyo. Napakaganda po na palagi tayo magpasalamat. Hindi lang sa tao, lalo higit sa ating Diyos na nilikha ng langit at lupa. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, ang Diyos na nagkaloob ng pag-ibig na walang hanggan, ang Diyos na nagbigay sa lahat ng ating pangangailangan at hanggit sa lahat, ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po
sa bawat isa. Nawa ang pagpapasalamat ay ating ibalik sa Lord, sa Diyos, sa lahat ng pagkakataon. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, kung ating tinanggap ang Panginoong Jesus, nakipag-isa tayo sa Panginoong Jesus, tinanggap natin siya bilang hari at Panginoon sa buhay natin, nararapat lamang sa lahat ng pagkakataon, ano man itong pagkakataon na dumarating sa ating buhay, palagi tayo magpapasalamat, palagi natin babalikan ng papuri at pasalamat ang ating may kapal na ang ating Panginoong Diyos, ang ating Diyos ng ilika, ng langit at lupa. Mga kapatid ko, hinikayat ko bawat isa, palagi tayong mag-alay ng pasalamat. Kit sa lahat, prayer, lumapit po tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon at pasasalamatan natin siya. Ito ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa mga taong nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Kaya narapat kung tayo nakipag-isa sa Kanya, tinanggap natin siya sa buhay natin na bilang Panginoon at tanging daan, tanging katuwiran at tanging buhay. Tanda po natin mga kapatid ko ang salita niya sa John 14:6, Jesus is the way, Jesus is the truth, and Jesus is life. Kung tayo nakipag-isa sa Kanya, tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, nararapat lang palagi tayong papasalamat, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa bawat isa na sino mang nakipag-isa sa Panginoon sa Kristo. Lord, salamat ang maraming. Naikli man ang salita na ito, nawa nagbibigay ito ng magandang blessing sa buhay ng bawat isa na makapanood sa video ito. At higit sa lahat, Lord, ikayatin mo po ang makapanood ng mga tao sa video ito. At higit sa lahat, ito'y may sa pamumuhay ng bawat isa ang palagi tayong magpasalamat, sapagkat ito ang kaloob mo kung tayo nakipag-isa. Kung kami nakipag-isa sa iyong bugtong na anak na si Jesus, ito ang kalooban mo na palagi kami magpapasalamat. Salamat po, nawais na iksima ng video ito. Okay, marami at may napupulutan tayong aral at higit sa lahat. Ang aral na ito, itanim natin sa matatabang bahagi nating puso at higit sa lahat. Hindi lang maitatanim, kundi ito'y may isa pamumuhay natin. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus. Kung tinanggap mo naman natin na ang Panginoong Jesus, ugaliin natin po mga kapatid ko sa Panginoon. Ugaliin natin kung sino man tao ang makapanood ng video ito. Ugaliin natin po. Palagi tayong magbabalik ng pasalamat sa ating Panginoon Diyos. Salamat po. At bago tayo mag-end, manalangin din po tayo. Magpapasalamat tayo. Magbabalik tayo ng pasalamat, sapagkat ang salita ng Diyos po kailanman ay hindi mababalik. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito'y kikilos at kikilos sa buhay ng bawat isa. Nalangin po tayo mga kapatid ko sa Panginoon. Salamat tayo sa ating blessing na natanggap, sa spiritual na blessing na pinagkaloob sa atin. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa tanghali, gabi man o anumang oras sa bawat bansa. Salamat po na ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng oras. Salamat po sa iyong banal na salita na binigay mo sa amin sa araw na ito. Lord, ikayatin mo po ang bawat isa na makapanood ng video ito. Itanim mo po sa puso, sa mga patagabang bahagi ng puso ng bawat isa na palagi tayong kalagi kaming magpasalamat sa iyo, Ama, sa pamagitan ng iyong bugtong anak na si Jesus at sa iyong gabay ng banal na Espiritu. Magpapasalamat kami kung magbabalik ng pasalamat at magbabalik ng papuri sa bugtong mga anak na si Jesus. Lord, tulungan mo po ang bawat isa
tulungan mo kami. Maalala namin. Hindi lang ito matatanim, kundi na isa pamumuhay namin ang marunong kami magpapasalamat sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang nais mo, kung kami nakipag-isa sa iyong mugtong nanak na si Jesus, Father God, ito ang nais mo na palagi kami magpapasalamat. Pabalik ng pasalamat at papuri sa iyong mugtong nanak na si Jesus. Salamat po ng maraming marami. Nawa ang banal mong salita ito magiging pagpapala sa buhay ng bawat isa na palagi kaming magpapasalamat at higit sa lahat. Tanggapin namin ang mugtong mong anak na si Jesus bilang aming tagapagligtas. Siya ang aming daan, siya ang aming katuwiran, at siya ang aming buhay. Jesus is the way, the truth, and life na dapat naming lalakaran sa buhay na ito. Salamat po. To you alone, all the highest praises, glory, honor, and thanksgiving. Jesus' mighty name, through the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen.